Magandang araw. Welcome back sa channel na ito. Pero kung bago ka pa lang, ay click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Ang mga ahas ay isa sa kinatatakutang hayop sa buong mundo. Sino ba naman ang hindi matatakot sa ahas? Ang hitsura pa lang nito ay nakakatakot na. Lalo na ang nakakalasong kamandag nito na kayang pumatay ng tao sa loob ng ilang minuto lamang. Pero alam mo ba na may isla pala na puno ng mga ahas? Saan kaya ito matatagpuan? Yan ang tatalakayin sa video na ito. Isla de Queimada Grande. Ang isla na ito ay matatagpuan 90 milya ang layo mula sa baybayin ng Sao Paolo, Brazil. Kung titingnan mula sa malayo, ay parang isang pangkaraniwang isla lang ito at tila ba magandang puntahan. Pero walang sino man ang gustong pumunta sa lugar na ito. Ang nasabing isla kasi ay pinamumugaran ng mga ahas. Kung kaya tinatawag din ang islang ito na Snake Island. Maliit lang ang nasabing isla na mayroong area na 43 hektarya. Kung ikaw kumpara, higit na mas malaki sa Snake Island na ito ang Rizal Park sa Maynila na mayroong 58 hektarya. Ayon sa website na Atlas Obscura, ay tinatayang may halos isang ahas bawat metro kwadrado sa nasabing isla. Hindi naman lahat ng ahas na matatagpuan dito ay may kamandag, pero ang nagdadala ng panganib ay ang Golden Lancehead na isang species ng pit viper. Makamandag ang Golden Lancehead na may scientific name na Botryps insularis. Ayon sa Smithsonian Magazine, tinatayang nasa 2,000 hanggang 4,000 Golden Lancehead ang naninirahan sa islang ito. Ang kamandag ng Golden Lancehead ay maaring ikamatay ng tao sa loob ng isang oras. Ang kagat ng Golden Lancehead ay mayroong 7% na maaring ikamatay ng biktima. At kahit pa may gamutan, ay may 3% pa rin na pwedeng ikamatay ito. Ang kagat ng ahas na ito ay maaring maging sanhi ng pagkasira ng kidney, pagkaparalisado ng kalamnan, pagdurugo ng utak at bituka. Mahigpit na pinagbabawal ng gobyerno ng Brazil ang pagpunta sa nasabing isla. Sinasabing taong 1920 pa nang huling may nanirahan sa islang ito. Di umano sila ang pamilya na nagpapatakbo ng lighthouse sa nasabing isla. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay silang lahat dahil nakalusot sa bintana ng bahay nila ang mga ahas. Nakagat ang mga ito na siya naman nilang ikinamatay. Magmula noon ay wala nang nanirahan sa nasabing isla. Ang lighthouse ay ginawa ng otomatiko upang gumabay sa mga sasakyang dagat. May isa pang kwento tungkol sa isang mangingisda naman na napadpad sa nasabing isla upang manguha ng mga saging. Makalipas lang ang ilang araw ay natagpuan ito sa kanyang bangka na duguan at may mga kagat ng ahas. Maliban sa hukbong pandagat ng Brazil na nag-aayos ng lighthouse ng isla, mga siyentipiko, wala nang pinapayagan na pumunta sa nasabing isla. Kailangan din na may kasamang doktor at nakahanda sa panganib ang mga pinapayagan na pumunta sa islang ito. Ang mga siyentipiko na pumupunta sa isla ay nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa Golden Lancehead. 90% ng kagat ng ahas sa Brazil ay mula sa lancehead na ahas na halos kahalintulad ng Golden Lancehead. Sa pamamagitan ng pananaliksik ng mga siyentipiko sa Golden Lancehead, ay makakatulong ito sa mabisang panggagamot nila sa mga kagat ng ahas. Naniniwala rin ang mga siyentipiko na ang kamandag ng Golden Lancehead at ng iba pang ahas ay makakatulong sa pagdiskubre ng gamot para sa kanser, sakit sa dugo at sakit sa puso. Ano nga ba ang nangyari sa islang ito? Kung bakit ganito karami ang mga ahas? Ayon sa kwentong bayan ng mga tao doon, di umano ay mga pirata ang naglagay ng mga ahas sa nasabing isla. May itinago raw kasing napakaraming kayamanan ang mga ito sa nasabing lugar. At ang mga ahas ay magbabantay sa kayamanang itinago ng mga pirata. Sa paglipas ng panahon, ay
at tuluyang dumami ang mga ahas doon. Pero ayon sa mga dalubhasa, ang pagkatunaw ng mga niyebe sa mundo ay ang dahilan kung bakit marami ang ahas sa islang ito. Ang Isla de Queimada Grande ay dating nakakabit sa mainland ng Brazil. Subalit mahigit 11,000 taon na ang nakararaan, tumaas ang tubig dagat dahil sa pagkatunaw ng mga niyebe kung kaya't nahiwalay ang nasabing isla. Ang mga lupang dating nagdudugtong sa islang ito at sa mainland Brazil ay tuluyang nilamon ng dagat. Ang mga ahas na napadpad sa nasabing isla ay dumami ng dumami dahil sa walang predator ng ahas sa nasabing isla. Gayunman, ang mga ahas ay wala ring makain na hayop na nabubuhay sa lupa, kung kaya't sila ay umaasa lamang sa mga ibon bilang biktima at kanilang pagkain. Ang bagsik ng kamandag ng ahas na ito ay 3-5 beses na mas malakas kumpara sa ibang ahas sa Brazil. Kung kaya't ang mga biktimang ibon ng mga Golden Lancehead ay namamatay agad, maging ang laman ng tao ay maaring matunaw. At kasalukuyan ay may mga isyong kinaharap din ang nasabing isla at ang mga ahas na Golden Lancehead. Kasama ito sa listahan ng Critically Endangered na Hayop sa International Union for Conservation of Nature. Ang populasyon ng mga ahas ay apektado rin ng pamimirata sa mga ito. Dahil sa illegal na bintahan ng mga hayop, ang presyo ng isang Golden Lancehead ay umaabot hanggang $30,000, 1.5 milyong piso. Sa pangdahilan ng pagkaunti ng mga ahas na ito ay dahil sa sakit at pagkasira ng kanilang tirahan. Ang masamang kondisyon na ito ng isla at ng mga ahas ay maaaring makabawas sa takot ng mga tao rito, ngunit hindi ito maganda para sa kalikasan. Ang mga ahas, bagamat makamandag at nakamamatay ang kagat nito, ay mahalagang bahagi ng ecosystem. Sila ay may tungkuling ginagampanan upang maging balanse ang ating mundong ginagalawan. Ikaw, kanong halaga ang gusto mong ibayad sa iyo kapalit ng pagpunta sa isla na puno ng ahas? Mapayag ka naman kaya o baka may takot ka sa mga ahas? Ang pagkatakot sa mga ahas ay karaniwan sa mga tao. Sa katunayan, ayon sa isinagawang survey ng Gallup Poll noong 2001, ang ahas ang pinakakinatatakutan ng mga Amerikano. Mahigit sa kalahati, 51% sa mga Amerikano ay takot sa ahas. Ang tawag naman sa abnormal o labis ng pagkatakot sa mga ahas ay opidiophobia. Dito na nagtatapos ang kwento sa video na ito. Sana ay may panibagong kaalaman kayong natutunan. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ng like at share. Maraming salamat. Yeah.